kabihasnan sa Mesoamerica. Saan nga ba nagmula? So welcome back sa ating channel. Ngayon tatalakayin natin ang kabihasnang Mesoamerica at paano nga ba ito narating ng mga sinaunang tao. At syempre, huwag mo naman kalimutan na mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga videos. Ang Mesoamerica. Sa pagitan ng 100,000 hanggang 8,000 BCE, ay pinaniniwalaan na narating ng mga sinaunang tao ang Amerika. Naging posible ito noong panahon ng Ice Age, dahil sa mga nagyelong kapaligiran at karagatan, at bumaba din ang sea level dahil dito lumitaw ang tulay na lupa na tinatawag na Bering Bridge sa pagitan ng Asia at Amerika. At ayon naman sa mga scholar, dito dumaan ang mga sinaunang hayop at sinaunang tao, at iba't ibang direksyon ang tinahak ng mga sinaunang tao sa Amerika. Ngunit mayroong mga sibilisasyon ang umusbong sa gitnang rehiyon sa Mesoamerica, at unang kabihasnang ito ay ang Olmec noong 1200 BCE na itatag ang kabihasnang ito sa mainit at basang lupain sa baybayin malapit sa parte ng Mexico. Ang lupain ito ay masagana at puno ng resources. Kaya naman pagsasaka ang pangunahing kabuhayan ng mga naninirahan dito, at ang Olmec ay ang pinagmulan ng kulturang Mayan, Toltec at Aztec. Ang Olmec ay gumawa ng mga malalaking lungsod tulad ng La Venta, kung saan isang malaking piramid ang ginawa nila para sa kanilang mga ritual at pag-aalay tulad ng sa pelikulang Apokalipto, at nakilala din sila dahil sa kanilang inukit na mga batong rebulto na hawig ng ulo ng tao. Ang mga rebultong ito ay pinapakita ang imahe ng kanilang pinuno o kanilang Diyos, at sa usaping relihiyon, madaming sinasamba ang mga Olmec, ngunit ang kanilang pangunahing sinasamba ay ang Jaguar, dahil sa angkin nitong bangis at lakas. Sa kabila ng kanilang mayaman na kultura, bumagsak ang kabihas ng Olmec noong 400 BCE sa hindi maipaliwanag na dahilan. At sa silangang kabihasnan umusbong naman ang kabihasnang Maya noong 300 hanggang 900 CE. Sa mga panahong ito, masasabing nakamit ng mga Mesoamerica ang kanilang pinakamataas na antas ng kabihasnan. Ang kabihasnang Mayan ay maihahantulad sa mga lungsod ng Sumer sa Mesopotamia. Ang kabihasnang Mayan naman ay binubuo ng mga nagsasariling lungsod-estado, at kadalasan ang mga estado sa Mayan ay nagdidigmaan dahil sa agawan sa teritoryo. At makikita din sa kanilang estado ang isang piramid kung saan isinasagawa ang ritual, at dito iaalay ang mga nahuli nilang kalaban galing sa kabilang lungsod. At batay sa mga scholar, ang lipunan ng Mayan ay nahahati batay sa iyong katayuan sa lipunan. Sa itaas ng lipunan ng Mayan ay ang mga hari ng lungsod-estado. Bukod sa kanilang politikal na kapangyarihan, ay mayroon din silang kontrol sa relihiyon bilang hari dahil pinaniniwala ang nagmula sila sa pamilya ng Diyos. Ang sumunod naman sa antas ay ang mga maharlika o mga pari at mga advisors ng hari, at ang pinakamarami naman sa lipunan ng Mayan ay ang mga karaniwang mamayanan. Sila ay kadalasang magsasasaka at mga ngalakal. At sa pinakailalim naman sa kanilang social hierarchy ng mga Mayan ay ang mga alipin. Bukod sa kanilang ginawang mga piramides, ay nakagawa din sila ng kanilang sariling pagsusulat. Ngunit ito ay nakalimutan na ng lipunan, at ng daigdig ng wasaki ng mga Espanyol ang kanilang mga aklat na nakasulat noong 16th century. Bukod sa mga ito, isa sa nagpasikat sa kanilang kabihasnan ay ang kanilang kalendaryo, at ito ay tinatawag ng Mayan Kalendar. At dito nga ibinas ang katapusan ng mundo sa taong 2012. Kung saan madami ang nagpanik at nangamba noong taon na yon, at isa na ako doon. At gaya din sa mga Olmec, ang pagbagsak ng mga Mayan ay hindi pa rin matukoy kung paano nga ba sila nawala, at may nagsasabi din na kinuha sila ng mga alien, at may mga nagsasabi din namang inubos daw sila ng mga Espanyol. Ikaw, alam mo ba kung ano ang nangyari sa kanila? Pakicomment mo naman sa ibaba para naman malaman natin ang katotohanan. At ang sumunod naman na kabihas ng sumibol sa Mesoamerica ay ang mga Toltec na nagmula sa Cesatula, Mexico. Noong 900 nakilala ang mga Toltec dahil sa kanilang pakikipagdigma at pananakop. At sa kanilang lipunan ay may tatlong uri ng mandirigma. Ang una ay ang Jaguar Warrior, ang Coyote Warrior at ang Eagle Warrior. Gayunpaman, bumagsak din ang kabihas ng Toltec noong 1200 dahil sa mga rebelyon sa loob ng kanilang kabihasnan. Dahil gusto ng kanilang hari na baguhin ang kanilang Diyos na kanilang sinasamba.
At sa pagbagsak ng kabihas ng Toltec ay mayroong isang makapangyarihang imperyo na si Cebul sa rehiyon. Walang iba kundi ang Aztec Empire. Ang mga ninuno ng Aztec ay nagmula sa desyerto sa hilagang Mexico. Noong 1200 CE ay narating ng mga Aztec ang lambak ng Mexico. Sa kanilang kasaysayan, ang mga Aztec ay mahihirap at mga lagalag na tao. At ginamit sila ng mga mas malalakas na kaharian at sila ay naging mga bayarang sundalo o mersenaryo. Ayon sa kanilang alamat, nakausap ng kanilang pinuno na si Tenoch ang Diyos ng Araw at digmaan na si Huitzilopochtli. At sinabi ito sa kanya na sa kanyang kaharian ay itatatag ang isang imperyo sa lugar kung saan makikita niya ang isang agila na kumakain ng ahas habang nakatungtong sa isang kaktus. Pinaniniwala ang natagpuan ni Tenoch ang lupain na ito sa isang isla sa gitna ng Lake Texoco at isinama niya ang kanyang tagasunod sa islang ito kung saan itinatag niya ang lungsod ng Tenochtitlan. Nagpagawa siya ng mga maninipis na tulay upang maidugtong sa iba pang lungsod sa rehiyon. At noong 1428 CE ay unti-unting lumakas ang kanilang lungsod nang makipagsanib-puwersa sila sa lungsod ng mga Lakopan at Texoco upang maitatag ang isang imperyong Aztec. At nagsimula na ng madugong kampanya ang Aztec upang masakop ang karating lungsod-estado sa kanilang rehiyon. At sa pagpasok ng 1500s ay nagawang masakop ng Aztec Empire ang humigit sa kumulang sa 80,000 square miles mula sa Atlantic Ocean hanggang sa Pacific Ocean. At ang kanilang nasakop ay hindi bababa sa 5 hanggang 15 milyong katao. At ang mga lungsod-estado ng kanilang nasakop ay pinagkalooban ng limitadong kalayaan kapalit ng pagbibigay ng buhis mga sundalo, mga taong iaalay. Kagaya ng mga naunang kabihasnan, ang mga Aztec ay pinamumunuan din ng mga hari. At ayon sa mga Aztec, ang daigdig ay dumadaan sa siglo ng pagkawasak at pagkasilang. At upang maiwasan ang pagkawasak, nagsasagawa ang mga Aztec ng mga ritual at pag-aalay sa kanilang Diyos na si Huitzilopochtli. Ang kanilang iaalay ay halintulad sa mga nakikita niyong pelikula tulad ng Apokalipto na itatali habang ito ay nakahiga sa tuktok ng isang piramid at hihiwain ng pari ang dibdib nito at dudukotin ang puso nito upang ialay. Sa ganitong paraan, naniniwala sila na magkakaroon ng kaayusan ang daigdig. Bagamat napakalakas ng Aztec Empire, marami pa ring mga tao ang gustong kumala sa kanilang kontrol. Ang pagkakataong makalaya ay dumating noong 1519 sa pagdating ng mga Espanyol sa Mesoamerica at nakipag-alyansa ang mga kaaway ng mga Aztec sa mga Espanyol. At sa pamumuno ni Hernan Cortes ay binihag ang hari ng mga Aztec na si Montezuma, at ang pagbihag nito sa kanilang hari ay nagresulta sa isang madugong digmaan kung saan madaming Espanyol ang nasawi. Ngunit sa advance na kagamitan ng mga Espanyol ay tuluyang nasakop ng mga Espanyol ang Aztec noong 1521. At sa sumunod na taon, madaming Aztec ang namatay dahil sa sakit tulad ng smallpox na galing sa Europa. Dumako naman tayo sa isa pang sibilisasyon, ang Imperyong Inca. Sa South America, sa Cusco Valley ng Dayuhan ang mga pangkat ng mga Inca noong 1200 at nakapagtatag ng kaharian noong 13 siglo. Ang kompetisyon para sa lupang pangsakahan ang nag-udyok sa mga Inca upang manakop ng iba pang lupain. Nagsimulang palawakin ng mga Inca sa pamumuno ni Pachacuti. Sa rurok ng tagumpay ng imperyo ay nasakop nito ang mahigit sa 7,000 kilometro kwadrado na sumasaklaw sa kasalukuyang bansang Peru, Chile, Ecuador, Bolivia at Argentina. At pinaninirahan ng may 12 milyong katao. At iba't ibang ang mga klima ng kanilang mga nasakop at lupain ng imperyo. Mayroong desyerto, kagubatan at lambak ilog at mga tuyong highland, at nakiangkop ang mga magsasakang Inca sa kanilang kapaligiran at bumuo sila ng hagdang-hagdang palayan upang makapagtanim sa kabundukan ng Atis. At meron din silang sistema ng patubig at nagpatatag si Pachacuti ng matatag na sentralasadong pamahalaan sa kabisera ng Cusco. Iniugnay dito ang mga nasakop na lupain sa pamamagitan ng lansangang bato at tulay na lubid. At ipinatupad sa imperyo ang paggamit ng iisang wika, at hinati naman ang imperyo sa mga lalawigan na pinamumunuan ng mga gobernador. At pinahihintulutan ang pinuno ng mga nasakop na lupain na patuloy na mamuno kapalit ng kanilang katapatan, at nagbabayad ang mga nasasakupan sa imperyo ng buwis sa pamahalaan, at malaking bahagi ng ani ang ibinibigay sa emperador. At isa pang paraan sa pagbabayad ng buwis ay ang mita o sapilitang paggawa. Sumasamba din ng mga Inca sa maraming diyos, at ang pangunahing diyos nila ay si Pachacuti,
at siya ang Diyos na pinaniniwalaan na may likha ng buhay at mahalagang Diyos din si MP ang Diyos ng araw at pinaniniwalaang pinagmulan ng hari ng Inca. At pinamumunuan ng mga pari ang mga seremonyang pangrelihiyon. Katuwang nila dito ay ang mga mamakona o mga birhen ng araw. Ang mga mamakona ay ang mga kababaihang sinanay upang panghabang buhay na tumupad sa mga gawaing pangrelihiyon, katumbas naman nila sa mga kalalakihan ay ang tinatawag na yamakona. Ang Temple of the Sun sa Cusco ang itinuturing na pinakabanal na templo sa buong imperyo. Walang sistema na pagsusulat ang mga Inca, sa halip ay gumamit sila ng kipo. At ito ang itinaguri ang nagsasalitang buhol mula sa buhok ng yama. Ang mga bawat buhol sa mga sinulid ay may katumbas ng bilang, tunog o salita. At ginagamit ito sa mga pagtala, halimbawa sa kapanganakan, kamatayan, kalakalan at bilang ng mga sundalo. Ang arkitektura naman ng mga Inca ay ang Machu Picchu. Itinayo ang naturang lungsod sa ibabaw ng bundok ayon sa ilan maaring ipinatayo ito ni Pachacuti bilang kutang pangdigmaan, maaring ginawa din ito para sa isang gawaing pangrelihiyon. At dumating ang mga Espanyol sa South America noong 1531. Sa panahong ito, mahina na ang imperyong Inca bunsod sa mga digmaang sivil at isa din ito bilang sanhi upang madaling malupig ng mga dayuhan ang kanilang imperyo. Ikaw, saan mo gustong manirahan sa mga imperyong binanggit natin ngayon? Paki-comment mo na dyan sa ibaba. At syempre, huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Thanks for watching.